Ayan, mambulaho tayo. So guys, may bago na naman tayong pakana ngayon. So, mag-PPM ako ng 4HK1. So, magpapalit ako ng langis. So, basic lang itong ipapakita ko sa inyo. So, ipakita ko sa inyo kung paano magpalit ng langis. Tulad ng engine oil, transmission oil, pati yung sa differential niya. Dito sa episode na to, hinati-hati ko siya para masubaybayan niya ng maayos. Ako kasi pag nag-PMS ako, dinidrain ko na lahat ng papalitan na langis. At the same time, pagsasalinan ko na siya, isa-isa ko siyang sinasalina ng langis. Pero dito sa episode na to, isineperate ko para mas lalo niyong masubaybayan guys. Especially dun sa mga car owner. So, hindi nyo na kailangan pumunta ng talyer. Kayo na mismo ang pwede na kayong magpalit ng langis. Guys, kung magpapalit kayo ng langis, dapat warm yung ating makina o mainit-init yung makina natin para yung langis hindi tulog. So kaya pinaandar ko siya. So ngayon, pagkapatay ng ilang minuto, saka kayo magde-drain ng langis. At the same time, make sure naka-handbrake tayo guys. Yan, i-handbrake nyo para sa mga hindi pa nakasubscribe, click nyo lang, pati yung notification, like nyo na rin, comment below, and share nyo na rin. Pagkatapos nyong i-engage yung parking brake, safe na kayong pumunta sa ilalim ng sasakyan. Bago nyo gawin yon, iaangat muna natin itong cabin. Ito yung pinakang lock nya, tapos ito yung pinakang handle para iangat yung cabin. Pagkaangat nyo, ilock nyo to para hindi kayo mabagsakan guys. Napaka-importante nito, lalo na pag solo lang kayo. Pag kayo nabagsakan ito, sigurado makikita nyo si si Mauritek. Guys, halos lahat ng makina is halos pare-pareha sila. So bago nyo i-drain yung langis, i-check nyo muna yung tamang sukat ng langis. Dito pa lang, malalaman nyo kung nagbabawas ba o hindi. Pag nakita nyo sakto ang level ng langis, ibig sabihin, hindi siya nagbabawas. So may idea na agad kayo kung nagbabawas o hindi. I-double check nyo, walang problema. So ito, maganda pa yung langis nya. Kita nyo naman, kulay madilaw-dilaw pa siya. So, halatang fresh pa rin. Pero, schedule na nito ngayon. So, papalitan ko na rin. Ganito sa aming talyer. Pag schedule na ng palitan ng langis, kahit pa yan ay malinis, basta tumakbo na yan. Kung ilang buwan, palit na ng langis yan. Hindi na namin hinihintay na umitim ang langis, saka lang kami magpapalit. So, ganun kami mag-alaga ng makina dito sa talyer namin. So, dun pa lang, may iwasan na yung mga pagkasira ng makina. Diba? Basta schedule lang palit ng langis, palitan na yan, huwag kayong mag-isip. Pero nasa sa inyo pa rin, kasi sasakyan nyo yan, kayo ang bahala dyan. Pag nasira, may mekaniko naman, paguhan nyo. Ganun lang kasimple guys. So ayaw kong i-porsige na ganito ang gawin nyo, ganito ang gawin nyo. Hindi ako ganun guys. Ito ay reference lang para may idea kayo. Kung ayaw nyo gawin yung mga ginawa ko, walang problema sa akin guys. Pinakita ko lang sa inyo. Okay po ba yun? Ganun lang talaga ang buhay. Hindi lahat ng parts pang matagalan. Meron ding nasisira agad. So bali guys, ito. Gamit kayo ng 17 spanner or yabe. Tapos
Yun nga, gaya ng nasabi ko, pag medyo mainit-init na yung mainit-init pa yung makina, saka nyo, saka kayong magde-drain ng langis. Yan. Diba? Yung kanina nakita nyo, dilaw-dilaw pa. Pero yung laman loob, yung kabuuan ng langis is maitim na. So, ganun guys. Sa dipstick, medyo madilaw-dilaw na halatang okay pa. Pero pag dinirin nyo, maitim. So, dito sa amin, basta schedule ng PMS, palit yan. Hindi na namin pinapatagal yan. So, yan guys. Pagkatanggal ng drain plug, lilinisin nyo para pag kinabit natin, okay siya. At the same time, yung wala akong walang available na drain plug washer, kaya ito na lang din ang gagamitin ko. So, pagkatapos nyong linisan, ito naman, filter. Tatanggalin natin. So, gamit tayo ng filter remover para mas madali tayo. Yan. Dahan-dahan lang. Huwag kang magmamadali. Especially pag sasakyan mo, huwag kang magmamadali para sure bull tayo. Tapos dito, dahan-dahan lang din guys, para hindi kayo matalsikan ng langis. Medyo mainit-init yan. Kung may gloves kayo, mas maganda. At the same time, dito, patulo-tulo na lang siya. So, kukunti na yung laman ng oil sump natin. Tapos, gamit kayo ng basahan para tanggalin yung filter. Yan, guys. Tanggalin natin yung filter. So, i-dispose nyo sa tamang basurahan. Tapos ito, yung pinakang mounting niya, lilinisan nyo. Baka may mga dumi-dumi pa yan sa loob o dun sa pinakang surface niya. So, para matanggal yung dumi na yun. Para sakto ang lapat ng ating oil filter. Yan. So, ganun kasimple guys. Di ba? Nakikita nyo. Huwag kayong magmamadali pag sarili nyo sasakyan. Para iwas agaya tayo. Yan. So, pwede na to. Tutulo-tulo lang. Sarado na natin. Di ba? Nakita nyo naman kung gaano kaganda yung langis kanina. Di ba? So, yung iba, kinabukasan pa, isasara yung drain plug. Walang problema doon. Sabi ko nga, sasakyan nyo, kayong bahala sa sasakyan nyo. May mga mekaniko naman sa labas. So, pag nasira, tawagin nyo sila. So, yun guys, dali lang, di ba? Yan. So, itong mga pinapakita ko ay reference lang para magka-idea kayo. So, yung filter natin, sasalinan muna natin bago natin ikabit para mas masaya. Ayaw ko kasing magkabit ng filter na walang laman. Yung iba nagkakabit, wala namang problema doon. Pero sa akin, iba yung aking naiisip dito. Ayaw kong tumakbo ng... Ayaw kong paandarin yung makina na walang laman ang oil filter ko. So, yan ang pinaka the best guys. Lagyan nyo ng konti. Or punuin nyo, walang problema. At the same time, yung pinakang o-ring niya o yung pinakang rubber niya, babasahin nyo ng engine oil para mas swabbing lumapat siya dun sa pinakang mounting niya. Pagkatapos nito, pwede nyo nang ikabit ang oil filter. Yan guys, nakabit ko na. So, dandan lang, huwag kayong magkakamali. Kasi yung pagkasira yung tread nyo, alam nyo na, mangyayari, magtatagas kayo. Pag natagasan kayo ng langis at naubusan, katok ang makina nyo. Goodbye. So, gamit kayo ng filter remover para mahigpitan. Pag nahigpitan nyo na, okay na yan. Yan. Ganitong position guys. Pagkatapos nyong mahigpitan ito, pwede nyo nang salinan ng engine oil. Ano bang klaseng langis ang gagamitin ko dito? Isa lang ang ginagamit namin dito guys, 15W40 lang. So,
Papakita ko sa inyo kung ilang letro ang isasaling ko. Okay guys, start na natin para makita nyo kung ilang letro ang So guys, kung hindi nyo kabisado yung pagsasali ng langis, dahan-dahan lang. Pagkasali nyo ng 8 letters, i-check nyo. Pag kulang, dagdagan nyo. Di baling magkulang, wag lang sumubra para walang maaksayahan na langis. Lagi nyo tatandaan guys, di baling magkulang, wag lang sumubra. Kasi pag sumubra, syempre nanggaling na sa loob ng makina, i-drain nyo pa. So para walang sayang. So, gaya nito guys, 10 lang muna ang ilalagay ko. 10 letro. Yan. Then, saka natin i-check. So, pagkatapos ng ilang minuto, bumaba na yung langis natin sa oil sump, saka natin i-check. Yan guys, halos sakto. Tumaas lang ng konti. So, walang problema yan guys. So, double check natin. Check ulit natin kung baka namalikmata lang ako. So, pwede nyo uling i-check. Isa hanggang tatlo, walang problema. Sa inyo naman sasakyan, walang problema. Kaya nga na sabi ko, huwag kayong magmamadali. So, ayan guys. Tama lang yung sukat ng langis natin. Kasi, paandarin pa natin yung makina. Basta huwag lang susubra dito sa X na to. Dapat nandito sa may butas na to. Huwag dito sa may X. Yun. Pagkatapos nyo, isuli nyo. Paandarin natin yung makina. Bago natin paandarin guys, isasara, o yan, kagaya nito. 10 liters yung naikarga natin plus yung sa oil filter. So, tatanggalin natin ito. Tapos, isasara natin yung refilling cup. Saka natin paandarin. Pagkaandar, i-check ulit natin yung sukat ng langis. And guys, so okay na lahat. Nagpalit tayo ng oil filter, langis, at saka tinakpan natin yung refilling cup. Sinuli natin yung dipstick. So, paandarin na lang natin para makuha natin yung saktong sukat ng naisali natin na langis. So guys, paandarin na natin. Pagka patay ng makina, wait kayo ng ilang minuto para ma-check nyo yung tamang sukat ng langis para bumaba yung ibang langis sa oil sump nya. So yung unang hugot, punasan nyo tapos double check nyo, then pasok nyo ulit. Yan guys, di ba? Saktong-sakto. Walang labis, may sobra ng konti. Ayos lang. Pero dito guys, saktong-sakto. So, panalo. So, sakto yung sinali natin. Yan guys. So, tapos na tayo dito sa pagpapalit ng langis sa makina. So, ngayon guys, ipapakita ko naman sa inyo kung paano magpalit ng langis sa transmission. Step by step, ipapakita ko din sa inyo. Doon sa mga baguhan, ipapakita ko sa inyo guys. Ito guys, pati itong filter na ito, papalitan natin. So tara guys, punta tayo sa ilalim. Pakita ko naman sa inyo yung transmission. Alright, nandito na tayo sa ilalim. So ito guys, ang ating transmission. So, papakita ko sa inyo kung paano mag-drain. So, dalawang drain plug nito guys. So, yung nasa taas, sa may gitna, ang pinakang refilling cap niya. Ito yung sa drain plug. So, normally, dito kayo nagdi-drain.
Tapos dito kayo nagsasalin ng langis. Yan. So gamit kayo dito ng 24 na liabe. Guys, ito muna ang una nating aalisin bago yung sa taas na yon. So pag tinanggal nyo kasi yung nasa taas na yon, tapos hinuli nyo itong drain plug, lalakas yung pagtulo ng langis. So mag-i-splash siya dun sa exhaust pipe natin. So ayaw kong mangyari yon. So magkakala tayo ng langis. So para maiwasan yon, wag nyo muna itong bubuksan. Para yung may hangin dun sa loob, magbabacuum siya ng konti. So yung tulo ng langis is hindi malakas. Yan ang ibig kong sabihin. And guys, buksan na natin. Ito guys, yung ating repelling plug niya sa transmission. Tapos ito, pag nakita nyo ng tulo-tulo na lang, pwede nyo nang isara. So bago nyo isara, lilinisan nyo yung pinakang drain plug niya para maalis yung dumi. Yan. Tapos higpitan nyo lang guys. Yan. So ito, pag nahigpitan nyo na ito guys, yung isang drain plug naman nang tatanggalin natin kasi may tira-tira pa yun na konti. So ipakita ko sa inyo. Ito yung isa pang drain plug. So guys, tatanggalin nyo din ito kasi may mga tira pa ito din sa loob. So lahat, para lahat ng transmission oil ma-drain natin. So dandan lang guys, yan. So may kunti pa siya, di ba? So at least lahat ng langis natin dun sa loob ng transmission is bago na pag sinalina natin. So pag patak-patak na lang, pwede nyo nang isara. Katapos nun, kakargahan natin ng 15W40 lang. So yung iba nagkakarga din ng CE90. Walang problema doon guys, minsan ginagawa ko din yun. 90 ang nilalagay ko. Pero dito nilalagyan ko lang din ng 15W40. Yun yung ginagamit sa makina natin. So yan, takpan nyo lang. Tapos syempre hihigpitan nyo rin. Yun. Ayan guys, nahigpitan na natin yung dalawang drain plug. Tapos dito tayo magkakarga ng langis. So 15W40 din kakargahan natin. Ayan guys, 0-0. So para makita nyo, so ayan guys, kinargahan na natin. Oops, 3.8 yung nakarga natin. So dapat 3.5 lang. Sumubra ng konti kaya may tumulo. So walang problema yan guys. Konti lang naman yon. So pagkatapos, tatakpan nyo na. Yan. Higpitan nyo guys. Konti lang kasi aloy to. Baka masubrahan ng higpit, masisira yung tread ng transmission nyo. Tapos punasan nyo yung mga tira-tirang langis para hindi siya kapitan ng alikabok. So yun guys, tapos na tayo dito sa pagpapalit ng langis ng transmission. So papakita ko naman sa inyo kung paano magpalit sa differential.
So nandito tayo ngayon sa ilalim pa rin para ipakita sa inyo itong differential na to. So ito guys, magpapalitan ito. So naluwagan ko na to pero ipapakita ko sa inyo. So bale, gamit kayo ng 24 na hexagonal socket para matanggal itong nasa drain plug natin. So yung drain plug nito is manipis lang, kaya gamit kayo ng hexagonal. Ayan. So dahan-dahan lang guys. Ayan. Gaya ng procedure natin doon sa transmission, huwag nyo munang bubuksan yung repelling plug. Pag binuksan nyo yun guys, bigla siyang tutulo. So gaya nito, slow lang yung tulo nya. Pakita ko sa inyo guys para maunawaan nyo. Oh, medyo matigas, nag vacuum na kasi. Gamit kayo ng 22 dito. Ito kasi 22. So yan guys, bigla yan sisirit. Ayan. Kasi nababacuum sa loob. Yon, yun yung sinasabi ko. Same din dun sa transmission. Iniiwasan kong huwag mabasa yung sa exhaust pipe nya. So, ganun guys ang pag drain. Kahit sa engine oil, ganun din ako mag-drain. Hindi ko muna binubuksan. Kung naaalala nyo yung video ko doon sa Sportivo ko, nagpalit ako ng engine oil. So, ganun din ako. Hindi ko muna binubuksan sa ibabaw. Pero minsan, ginagawa ko din yung binubuksan ko yung sa refilling cup. Pero dito, mas maganda na yung ganitong procedure para hindi biglang bumuhos yung langis. So, yan guys, kunti-kunti na lang din, sasalinan na natin pagkatapos. Yan. Tapos, linisan nyo yung pinakang drain plug nya, kasi may magnet ito. Dito dumidikit yung mga dumidumino, yung mga metals na maliliit. So once na malinis nyo, nalinisan nyo na, ikabit nyo na. Same thing, gamitan nyo ng hexagonal socket gaya ng pinagawa ko. And guys, pagkatapos nya, nahigpitan nyo na, pwede nyo nang salina ng langis. Ang gagamitin ko dito is 90, CE90. Pero kung mabigat ang kinakarga ng inyong truck, gamitan nyo ng CE140. And guys, kinakargaan ko na. Oops! Tama na yun. Diba? Yan guys, konti lang yung natapon. So, sakto lang yung kinarga natin. Ayan. 5 litro ang kinalga natin dito sa differential nya. So pagkatapos nito, tulo-tulo na lang, takpan nyo guys para makabiyahe na tayo. Yan. Now, sigpitan nyo, konti lang kasi may washer naman to, kaya hindi nyo na kailangan higpitan ng tulo. Kaya yun yung purpose ng washer, para mag-lock siya. Ayan guys, tapos na tayo. Tapos ngayon naman, magpapalit tayo nito. Pakita ko na rin sa inyo, air filter. Tinatawag nating air cleaner. Ayan guys, binuksan ko na. So, ito yung part number niya guys. So, ipakita ko na rin sa inyo kung paano ikabit yung lumang air filter. Tanggalin nyo, tapos yung housing nya, lilinisan natin. Tapos, pagkalinis, kabit na rin. So, para mabilis yung ating episode, kasi magpapalit pa tayo ng fuel filter. Tapos dito may, yan, yung pinakanggatla nya, para maipasok nyo ng maayos. Tapos nyan, magpapalit tayo ng fuel filter. So yan guys, ito naman ang huling episode natin. So ito yun, unbox ko na rin para sama-sama na. Ito yung o-ring.
So, mas maganda talaga sa makina yung mga original na parts. Wala kang masasabi. Kaso nga lang, siyempre, pag original, may kamahalan. So, kaya yung mga car owner na pipilitang mag-aftermarket. So, ito ang gagamitin natin. Tsaka, gist na liabi. So, tara guys, ito na. Pakita ko sa inyo. So, tatanggalin natin yung canister nito. So, huwag nyo kalimutang magsuot ng rubber gloves para protection na rin. And guys, luluwagan nyo lang to, tapos pwede nyo nang kamayin. Yan, luluwagan ko na. So, ikot-ikot lang. Yan. So, ito na siya guys. Yan oh. Mapapansin nyo, napakadumi. So, lilinisan natin lahat, pati itong o-ring, palitan natin. So, ito yung bago. Tapos yung o-ring na bago din, kakabit natin. So, huwag nyong kalilimutang ilagay yung o-ring kasi masisingawan tayo ng magkakahangin yung system natin. So, ito guys. Ito sa taas, ito sa baba. Huwag kayong magkakamaling magkabaligtad. So, ayan. So, nalinisan ko na. Then, kakabit nyo na lang. Tapos, kunting higpit lang. Kasi may o-ring naman yan dyan sa pinakang canister natin. Katapos nyan, i-bleed natin. So, gamit kayo ng gist na spanner. Tapos, bubombahin nyo dun sa pinakang tin pump. Lagyan nyo yung basahan para hindi tumalsik. Mabasa yung ating yan. Bumbahin ko pa ng isa para sigurado. Yan. Yan. Ayos na. So ito na yan guys, tapos na tayo. So ngayon, paandarin na lang natin maya maya. So lahat ng basa-basa punasan nyo para hindi dikitan ng alikabok. Pagkatapos nito, wawashing naman natin, pero hindi na ako magwawashing yung washing boy namin. So, yan guys. Maraming maraming salamat. Sana may nakuha kayong aral o napulot na idea. At sana nalibang ko kayo ngayon. Rock on!